Magandang araw sa lahat po ng listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang ibabahagi kong istorya. Part 2. Lunes, at nasa opisina na ako. Para kong kahoy na hindi makagalaw. Nakatulala at nakatingin lang sa malayo. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagkaroon ng ganung bagay sa basura namin. Niminsan ay hindi ako gumamit ng proteksyon, lalo pa sa kondisyon ni Mrs. na malabong makabuo ng supling. O pre, bakit nakatulala ka dyan? May problema ka ba? Tanong sa akin ni Simon. Dumating siya at may dalang dalawang bote ng soft drinks at dalawang pagkain na naka-styrofoam food pack. Nilapag niya sa harapan ko ang isa sa bawat dala niya. Snack muna tayo, tol. Pinabigay ni Gob sa amin. Eh may absent kasi kaya sa'yo na lang yan. Sayang naman eh. Ang wika ni Simone. Salamat. Teka, anong oras ka na pala nakaalis nung nag-inuman tayo? Tanong ko. Di ko na alam eh. Basta umuwi na lang ako. Kwento pa nga ako ng kwento sa'yo. Kaso bumabiyahe ka na pala sa ulap. Kaya iniwan na lang kita. Sagot niya. Hindi ko kasi masyadong matandaan ang nangyari eh. Nag-blackout ako. Eh syempre hindi ka pa sanay. Natural lang naman yun. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka din. Gago. Wala akong planong maging lasenggo. Hindi naman sa lasenggo, pre. Pero yung sakto lang na may tolerance ka na sa alak. Kumbaga, drink moderately. Sa totoo lang, nakakapanibago ang pagiging friendly ni Simone. Dati talaga hindi siya ganito. Ngayon parang walang problema eh. Pero nasa loob ko pa rin ang hindi mapalagay. Yung feeling na may panganib, pero hindi mo alam kung saan. Ganito ba yung feeling ng may spider sense? Umalis din kaagad si Simone dahil sa duty nito. Mukhang may lakad ulit si Gob at isa siya sa mga security escort ng politiko. Tiningnan ko ang porma ng uniforme ni Simone. Kakaiba talaga ang angas ng isang naka-uniforming parak. Kaya siguro maraming nahuhumaling na babae sa kanila eh. Sa pag-iisip ko noon, ay bigla akong kinabahan. May lumabas sa isipan ko pero pilit kong binubura. Wag naman sana. Hindi ganun si Megan. Hindi ganun ang misis ko. Pag-uwi ko sa bahay, nasa loob na si misis at lumapit siya kaagad sa akin. Kumusta araw mo? Hinalikan niya ako sa labi at niyakap. Mukhang nasa mood ang lambing ni misis sa. Okay kung ganito palagi, sabay ngiti ko. May niluto ako, yung paborito mo. Ginataan. Hindi, adobo, gagi. Sagot niya. Ah, okay. E di kumain na tayo. Sagot ko naman. Dumiretso kami sa pagkainan at doon namin tinuloy ang usapan. Tulad ni Simone, bakit parang kakaiba din ang friendliness ng misis ko? Bakit ganun? Hindi kaya masyado lang akong nag-iisip? Ano palang okasyon? Tanong ko kay misis. Naku, wala naman han. Actually, meron talaga akong kailangan sa'yo. Ang sabi niya. O, ano naman yun? Tanong ko. Kasi han, nagkasundo kami ng mga kaibigan ko na lumabas sa Biyernes ng gabi. Magpapaalam sana ako eh. Sandali lang naman kami han, promise. Ang sabi niya. Kanun ba? Napaisip ako sandali. Ngayon lang nagpaalam si Mrs. ng ganito. Hindi mahilig si Mrs. sa mga Friday nights na gimmick. Mas normal pa siguro kung magpapaalam siya para sa isang Bible study.
Medyo nag-aalangan ako. Pero ang hirap tanggihan ni Megan, lalo pa at matamis ang mga tingin niya sa akin. Sige na, Han, ano? Payag ka na? Ang sabi niya. Sige, basta huwag ka masyado magpagabi, ha? Yay! Thank you, Han, ha? Kumain ka na dyan. May surpresa pa ako sa'yo mamaya. Nang gabing iyon, ay nagsalo kami sa kama ni Mrs. Kakaiba ang pagka-agresibo ng asawa ko. Kakaiba ang kanyang lambing, ang kanyang mga halik na nakakabaliw. Hindi ako makapaniwala sa tindi ng pagkauhaw ni Megan. Nagulat na lamang ako nang matapos na siya at tumigil na lang ito bigla. Agad natulog si Megan at sinubukan ko na ring matulog kahit hindi ko narating ang rurok. Mabilis dumaan ang mga araw. Biyernes ng hapon at isa-isa lang nagsiuwian ang mga kasamahan ko sa trabaho. Inaasahan kong yayayain ako ni Simon na mag-inuman ulit, pero hindi siya nagpakita sa akin buong araw. Pagkalabas ko ng building, ay nakita ko sa may kanto si Simon at kasama ang ibang mga pulis. Nilapitan ko to. O ano pre, Biyernes na ulit ah, tagay na naman ba? Pabiro ko sa kanya. Sensya pre, di muna ngayon eh. May night out kami ng mga tropa. Exclusive kaya pasensya na, sa susunod na lang tayo. Ang wika niya. Para akong napahiya sa mga kasama niya. Nagmukha kong tanga. Ganun ba? Okay sige, mauna na ako. Sige pre, ingat pa uwi ah. Uwi ka pa niya sa akin. Hindi na ako kumibo at umuwi na lamang ako. Nasa daan ako nang maalala kong nagpaalam nga rin pala si Missy sa akin. Saktong dating ko sa bahay at wala siya. Tinext ko si Mrs. at tinanong kung umuwi na ba siya. Agad naman siyang nag-reply na oo. Tinanong ko siya kung kumain na. Ang sagot naman niya ay hindi na kasi sa labas na raw siya kakain. Tulad ng napag-usapan, naghintay ako kay Mrs. Matapos akong kumain ng hapunan, nanood muna ako ng TV. Bandang alas 9 na, pero wala pa rin si Mrs. kaya tinext ko siya ulit. Hindi siya sumagot. Baka nag-e-enjoy pa siya sa gimmick. Sa bagay, minsan lang naman. Tinaasan ko pa ang pasensya ko. Alas 11 na ng gabi at medyo ninenervyos na ako. Tinawagan ko si Mrs. Nag-ring ng ilang beses ang cellphone niya. Nakatatlong tawag ako bago siya sumagot. Hello, Han. Sagot niya at rinig ko ang ingay ng musika sa background. Han, gabi na. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko. Pauwi na, Han. Sorry, ah. Okay, sige. Maghihintay ako sa'yo. Pinatay niya na ang tawag. Ni hindi na sumagot sa sinabi ko. Feeling ko tuloy para akong dinedma. Naghintay pa ako kay Mrs. pero ni anino niya ay wala pa. Umuusok na ang tenga ko sa galit. Pinagbigyan mo lang minsan, aabusuhin ka kaagad ng ganito. Alauna na pero wala pa rin. Tinawagin ko siya ulit. Nagri-ring lang ang cellphone. Ano bang problema ni Megan? At parang nakalimot na yatang may asawa na siya. Nakatulog na ako sa kakahintay kay Mrs. Sa sofa na ako nakatulog. Nagising ako ng alas 7 ng umaga. Nakita ko ang sapatos niya sa gilid ng pinto, kaya umakyat ako sa kwarto namin. Naabutan ko siyang mahimbing na natutulog. Nakasuot pa rin siya ng kanyang panglabas. Mukhang pag-uwi niya ay diretso na siya sa pagtulog. Tinignan ko si Mrs. Kakaiba ang ganda niya. Naka-sleeveless siya na damit na kulay cream at naka-fit jeans.
Nabigla ako nang mapansin kong may mapulang marka sa leeg niya. Nilapitan ko ito at nakumpirma kong gawa ng lalaki. Walang hiya. Sinong humalik sa leeg ng misis ko? Gusto ko siyang gisingin at paaminin, pero hindi ko magawa. Naghintay na lamang ako na magising siya. Alas 12 na nang magising si misis. Nasa lamesa ako at kumakain nang madat na niya ako. Lumapit siya sa akin. Hi, hon. Asensya na kagabi ah. Hindi na ako nakareply. Binigyan niya ako ng kiss sa gilid ng noo pero hindi ko siya kinibuan. Naramdaman naman niya na hindi maganda ang timpla ng ulo ko. Hon, galit ka ba? I'm sorry, okay? Hindi na mauulit. Hindi na talaga mauulit. Masyado kang nag-enjoy sa lakad mo. Nakalimutan mo nang may asawa ka ng tao. Sagot ko sa kanya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tanong niya. Tinignan ko siya sa mukha. Anong ibig mong sabihin? Yang marka sa leeg mo. Anong ibig sabihin yan? Tanong ko. Nagulat si Megan at kinapa niya ang leeg niya. Humarap siya sa salamin para tingnan ito. Abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito.